Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang booking operator ng Booking Express Travel and Tours. Explain ko lang yung para sa renewal ng pasaporte. Sa lahat po ng renewal o first time magre-renew ng pasaporte at hindi pa ganun ka-familiar paano mag-renew ng pasaporte, ito po. Explain ko lang, no? Tulad ng yung nakikita sa ating screen. Requirement for adult renewal application. Una, confirm online appointment. So, ito po yung slot. Kailangan mayroon kayo nito, ma-book kayo, no? So, ito yung ipapaprocess ninyo sa akin. Ito yung confirm online appointment. Pangalawa, siyempre yung application form. Ito na yun. Isa lang itong 1 and 2. Then, yung personal appearance, yung pupunta mismo sa DFA branch kung saan ikaw naka-appoint, no? And current e-passport with photocopy of data page, no? Ito yung parte ng inyong passport na may picture, nakalagay yung complete details ninyo. Sa unang page ito, number 1 or number 2. Yan. Original PSA authenticated document that will support the change of name. Ito lang po yung kung kalimbawa may papapalitan kayo yung sa inyong apelyido. Ito sa baba ito, halimbawa nagpakasal ka, doon sa pasaporte mo, ang apelyido mo dalaga pa. So kailangan mo magdala ng marriage contract o annotated birth certificate kung may pinabago ka rin doon sa pangalan mo. Yan, annotated marriage contract to show annulment, divorce, court order instruction. Ayan, kung ikaw ay talagang annul na o divorce. Then, death certificate of spouse kung ang iyong asawa ay namatay. So, may papabago ka rin doon sa record mo, no? Nakalagay naman sa baba, kung ang babae, if woman, options to retain maiden name, a marriage contract is not required kung wala ka namang gustong ipabago doon sa apelyido mo, no? Okay. And yun lang ang pinakakailangan ng renewal. Punta naman tayo sa mga nawala ng passport. Yung nawala ang inyong pasaporte pero valid pa, no? Halimbawa, ganun na nangyari sa pasaporte nyo. Kailangan nyo ring magpa-ano online appointment sa akin. Then, ang requirements dyan, photocopy ng inyong pasaporte kung available pa. Siyempre, siguro naman na picturean ninyo yung inyong pasaporte, no? O kayo nasa email ninyo. So, kailangan natin yun. Pero kung hindi niyo na ma-retrieve o yung mga picture na yun, o wala talaga kayo, kailangan natin ang inyong birth certificate, no? Kung hindi talaga o walang available na photo yung inyong pasaporte, magdadala tayo ng iyong birth certificate. Additional requirement may be required. Yan, sinasabi dito. Then, ito yung additional requirement. Police report in English, original at photocopy. Affidavit of loss in English, original at photocopy. Ibig sabihin, yung pinagawa niyong police report, original yon. Ipapotocopy nyo ng isang piraso pa. Yung affidavit of loss, original din yung ibibigay siyempre sa inyo, ipapotocopy nyo rin ng isa. At magdalat kayo ng 350 pesos na penalty. Okay? So, ayon. Additional 15 days clearing period of lost passport. So, halimbawa, 2 weeks yung regular processing ng pasaporte, i-add nyo yung 15 days. So, 1 month. After 1 month, bago nyo matanggap yung pasaporte. So, ganun yung mangyayari, no? So, ayan, sana malinaw at naintindihan nyo kung paano at ano yung proseso kapag mga lost passport. So, ganun lang muna. Kung kayo may inquiry, may katanungan at may gustong linawin, mag-message lamang po kayo sa aming official Facebook page, sa aming cellphone number,
0961-430-462, 0961-430-4602, 0909-996674, 0909-996674. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.